Noong ako'y bata-bata pa, kasi na ang eskwela namin, yung St. Augustine Academy, palaging ano dyan, yung nagsisimba ka, naglo-rosaryo, nagno-nobena. Doon ako nagtapos ng high school. As a Catholic siguro, more than average na rin ako na isang Katoliko noon. Although, bawat makita ang simbahan, magko-cross ka, magluluhod ka at magdadasal ka. Yung Bible, maraming beses ko nabasa. Kung ano-anong version, sari-sari ang Bible ko sa bahay. Nung araw, wala sa hinagap ko na ako ay magiging Muslim. Sapagkat nung kalaunan, nung nagkakaedad ka na, mga 30s, 40s, na para naghahanap ka na ngayon eh. Nung 1980, napunta ako ng Saudi, nakakita ako ng Quran doon. Mahilig kasi akong magbasa eh. Di yung Quran niya, nagka-interest ako, hihipuin ko, kukuhanin ko. Pinalis ng isang Sudan, isang aking kamay, at huwag mo yung galawin yan at marumi kamay mo. Hindi naman niya pinaliwanag sa akin. Medyo na-challenge ako roon habang ako nasa Saudi Arabia. Kaya nung pagbalik ko rito sa Pilipinas, nagbibili ko ng mga translated na Quran. Nagbabasa ako noon, nung kalaunan, nagkaroon ka ng mga interaction sa mga Muslim din, na mga kaibigan, binigyan ako ng mga libro. Ayun, nahulog ang loob doon sa gano'n. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ. Oh, yun, nagsahada ako. Napakasimple lang nung ano, pinag-budo niya ako. Hindi ko pa nga naintindihan nun yung kwan. Budo, maghugas ka, maglinis ka. Tapos pinaliwanag niya sa akin, bigasin mo ito. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nung tumaas yung aking faith, wala kang naano sa paligid mo, pagka ikaw ay nagdarasal, diretso na sa Allah ang communication mo. Rasulun min Allah. Ang isa sa palagi ang nami-misconceive ng mga non-believers sa Islam yung akala yung mga nagbabalik Islam gusto lamang magkaasawa ng apat. Ito na itanong na sa akin ng mga professionals din at sinagot ko sila ng formal at sinabi ko na alam nyo ba na ang batas na yan na nakalagay sa Quran na binibigyan ng kapahintulutan ang isang lalaki na mag-asawa ng apat na babae, asawang babae, yan ay isang pagrespeto sa kababaihan sapagkat sa Islam hindi pinapayagan yung isang babae, kakabit-kabitin lamang at aasawahin pagkatapos itatago, pag nabuntis ipapalaglag ang anak o kaya itatago siya at gagawin bastardo na lamang anak. Hindi pinapayagan sa Islam yan. Ang gusto ng Islam at sa batas ng Islam, kung pwede kang mag-asawa ng apat, basta't bubuhayin mo ng pare-parehas at ituturing mo sila sa lahat ng estado na pare-parehas din. Sa makatwid, legal lahat yon. Legal sa Islam. Isang ating gabi, bigla may tumawag sa akin, Piskal, gusto mo bang mag-hajj? Sabi sa akin gano'n. Abi, siyempre ka kayo, gusto ko. O sige, handa mo yung passport mo, sa isang linggo, pupunta kayo sa Mecca. Naka, wala akong pera ya, pero, sige. O, yun nga. Bigla na lang na nakapag-hajj ako dahil kahit wala akong preparasyon na pera o ano. Pagdating sa Mecca, nagtawap na kami kaagad doon sa ano, sa Kaaba. Natapos ko rin yung 7 na ano, tawap. Tapos meron na namang yung sa Safa, yung magtatakbo ng 7 beses. Nakaraos na naman ako ron. Pag tinatanong ako ng isang balik Islam dito na abogado rin, ano ba ang pagkakaiba nang nakapag-hajj sa hindi nakapag-hajj? Ang malaki ka akong pagkakaibang nararamdaman ko, yung pagpipigil sa tukso.
bukod sa tumaas na yung iyong iman, yung faith, yung pagpipigil sa tukso. Pagka kung nakapag-hads ka, kahit na anong tukso, siguro yun nandiyan sa harap mo, mapipigil mo. Sabi ng asawa, yung asawa ko muna, ang gusto mo, de, magsasahada na rin ako, mag-convert. Kasi mas maganda raw ka ako yung isang pamilya, converted. Noong kalawanan, recently, yung anak kong babae, nag-ano na rin, nag-sahada na rin. Average na rin ako na isang Katoliko noon. Although, bawat makita ng simbahan, magkukros ka, magluluhod ka at magdadasal ka. Yung Bible, maraming beses ko nabasa. Kung ano-anong version, sari-sari ang Bible ko sa bahay. Noong araw, wala sa hinagap ko na ako ay magiging Muslim. Sapagkat noong kalaunan, noong nagkakaedad ka na, mga 30s, 40s, na para naghahanap ka na ngayon eh. Noong 1980, napunta ako ng Saudi, nakakita ako ng Quran doon. Mahilig kasi akong magbasa eh. Then yung Quran niya, nagka-interest ako, hihipuin ko, kukuhanin ko. Pinalis ng isang Sudan, isang aking kamay, at huwag mo yung galawin yan at marumi kamay mo. Hindi naman niya pinaliwanag sa akin. Medyo na-challenge ako roon habang ako nasa Saudi Arabia. Kaya nung pagbalik ko rito sa Pilipinas, nagbibili ko ng mga translated na Quran. Nagbabasa ako noon, nung kalaunan, nagkaroon ka ng mga interaction sa mga Muslim din, na mga kaibigan. Binigyan ako ng mga libro. Ayun, nahulog ang loob doon sa gano'n. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمسلمين. Nung nagsahada ako, napakasimple lang nung pinag-budo niya ako. Hindi ko pa nga naintindihan nun yung kwan. Budo, maghugas ka, maglinis ka. Tapos pinaliwanag niya sa akin, bigkasin mo ito. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nung tumaas yung aking faith, wala kang naano sa paligid mo, pagka ikaw ay nagdarasal, diretso na sa alang communication mo. Rasulun min Allah. Ang isa sa palagi ang nami-misconceive ng mga non-believers sa Islam yung akala yung mga nagbabalik Islam gusto lamang magkaasawa ng apat. Ito na itanong na sa akin ng mga professionals din at sinagot ko sila ng formal at sinabi ko na alam nyo ba na ang batas na yan na nakalagay sa Quran na binibigyan ng kapahintulutan ang isang lalaki na mag-asawa ng apat na babae, asawang babae, yan ay isang pagrespeto sa kababaihan sapagkat sa Islam, hindi pinapayagan yung isang babae, kakabit-kabitin lamang at aasawahin pagkatapos itatago. Pag nabuntis, ipapalaglag ang anak. O kaya itatago siya at gagawin bastardo na lamang anak. Intindihan nun yung kwan. Budo, maghugas ka, maglinis ka. Tapos pinaliwanag niya sa akin, bigkasin mo ito. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nung tumaas yung aking faith, wala kang naano sa paligid mo, pagka ikaw ay nagdarasal, diretso na sa alang communication mo.
Ang isa sa palagi ang nami-misconceive ng mga non-believers sa Islam, eh yung akala, yung mga nagbabalik Islam, eh gusto lamang magkaasawa ng apat. Ito na itanong na sa akin ng mga professionals din at sinagot ko sila ng formal at sinabi ko na alam nyo ba na ang batas na yan na nakalagay sa Quran na binibigyan ng kapahintulutan ang isang lalaki na mag-asawa ng apat na babae, asawang babae, yan ay isang pagrespeto sa kababaihan sapagkat sa Islam, hindi pinapayagan yung isang babae, kakabit-kabitin lamang at aasawahin pagkatapos itatago. Pag nabuntis, ipapalaglag ang anak. O kaya itatago siya at gagawin bastardo na lamang anak. Hindi pinapayagan sa Islam yan. Ang gusto ng Islam at sa batas ng Islam, kung pwede kang mag-asawa ng apat, basta't bubuhayin mo ng pare-parehas at ituturing mo sila sa lahat ng estado na pare-parehas din. Sa makatwid, legal lahat yon. Legal sa Islam. Isang ating gabi, bigla may tumawag sa akin, Piskal, gusto mo bang mag-hajj? Sabi sa akin ganun. Abi, siyempre ka kayo, gusto ko. O sige, handa mo yung passport mo, sa isang linggo, pupunta kayo sa Mecca. Naka, wala akong pera ya, pero, sige. O, yun nga. Bigla na lang na nakapag-hajj ako dahil kahit wala akong preparasyon na pera o ano. Pagdating sa Mecca, nagtawap na kami kaagad doon sa ano, sa Kaaba. Natapos ko rin yung 7 na ano, tawap. Tapos eh, meron na namang yung sa Safa, yung magtatakbo ng 7 beses. Nakaraos na naman ako ron. Pag tinatanong ako ng isang balik Islam dito na abogado rin, ano ba?